Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang tumpak na oras, hatid sa inyo ng BSC, Broad Stream Cast Communicators. Isang minuto po makalipas ang alas 6 ng gabi. Mali. Eto muna. Nag-aapura. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilipas, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mapatid ng bawat mamamayan. Kung magkamisan ay kailangan natin dito ang pagstipan, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging taagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asintado, ito ang maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado, ito ang siyang tuwiran at katwa sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado, at ngayon, narito na siya. Mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, si Samuel, Sammy Gabot. Tama na, tumuulan, bumabagyo sa Visayas at Mindanao. Naku, kawawa naman yung mga kababayan natin. Nakita nyo naman yung lalim ng baha, dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan at yung malakas na hangin, dala-dala ng bagyong udik. Nako, magpapasko na lang eh. Dinalaw pa tayo ng bagyo, masamang panahon. Nako talaga. Hanggang ngayon, marami pa rin pong nasa evacuation centers sa Visayas at Mindanao, yung mga naapektuhan po ng super typhoon na rin ito eh. Dahil umabot ng signal number 4. Kaya marami rin na perwisyo. At batay po sa huling tala na ating pong natanggap, ay meron po tayong, nako, ito ang malungkot. Tatlong, bali anim. May anim tayong kababayan na nasawi dahil sa bagyo. Hindi lang natin malaman pa kung ano ang dahilan ng kanilang pagkasawi. May tatlo pong naiulat sa Iloilo at tatlo pang iba. Tatlong iba pa ang nasawi naman na matay sa Negros Occidental. Yun. Subali anim na. Talaga naman, pag nakikita mo yung video eh, nakakalunos. At
yung kalalagayan ng ating mga kababayan na lubog baha. Yung mga bahay, halos bubong na lang ang makita mo eh. Ha? Ganun po katindi. Yung lakas ng bagyong Odette. At hanggang ngayon, ilang bayan pa po sa Kamsur, Camarines Sur, ang nananatiling lubog sa baha. Doon po sa mga ibang lugar naman, sa Visayas at Mindanao, medyo nagbabalik na po sa normal ang sitwasyon. Dahil bukas po, araw ng Sabado, inaasahan na lalayas na. Dapat lumayas ka na. Odette, ha? Paalis na po ang bagyo natin, ang bagyong Odette. Bagamat nananatili po rin pong magdadali ito ng pag-ulan. Pero hindi na kalakasan habang paalis na po ng ating bansa ang bagyong Odette. At nakakalungkot dahil sabi ng pag-ase, meron pa raw, may inaasahan pa silang kasunod na bagyong papasok. Kung sa bagay, letter O pa lang ito eh. Letter O. Ang alphabet po natin, nakita nyo naman. Yung Yolanda, letter Y yun. O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Binabase po bukas yung mga pangalan ng bagyo dyan sa ating alphabet. Letter O pa lang tayo, kaya posible nga na magkaroon pa rin ng bagyo sa mga darating na araw. At sana wag naman yung kalakasan. Mumulan ka na. Humangin ka na. Wag lang malakas na ulan at malakas na hangin. Dahil delikado po yan. Bueno, bago po tayo magpatuloy sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay mula Batanes hanggang Hulo. At siyempre, yung mga, hindi natin makakalimutan yun. Naging bahagi po talaga sila ng ating paglilingkod bayan. Ito po ang ating mga overseas Filipino workers at yun din pong ating mga kababayan na nasa iba't ibang tako ng buong daigdig. Karamihan po dyan, yung mga kababayan nating gustong-gustong mapakinggan, marinig, mabalitaan yung mga pinakahuli, pinakasariwang mga balita mula po dito sa ating bansa sa Pilipinas. Araw po ng Biyernes, Simbang Quiapo, yung mga deboto ng mahal na pong Nazareno, meron pa po, mahaba pang panahon. Kung hindi pa kayo nakakapagsimba, habol na. Total, wala namang curfew sa Maynila. Sa Metro Manila area, tuloy-tuloy na po. Hindi katulad dati na meron pong curfew na ipinatutupad. In most places in the country, mukhang wala na po. Wala nang mga ipinatutupad na curfew. Maliban lang dun sa ilang lugar na hanggang ngayon nananatili po yung banta ng COVID-19 virus. Lalo na ngayon na meron po yung Omicron variant, natukoy na po yung mga
pinaghahanap ng mga otoridad na galing sa ibang bansa at hinihinalang may daladalang virus ng Omicron, eh mabuti na lang at negatibo ang mga ito. At sana eh wag na, tuluyan na wag makapasok. Magkalat, magsabog na lagim yung Omicron variant na yan dito sa ating bansa. Para at least mairaos natin ng mahusay, maigi. Maganda ito kapaskuhan. Bagamat doon sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na nasalanta ng bagyong Odet, talagang ganun po eh. Nasa typhoon belt po ang Pilipinas, and most of the time, ang kabisayaan at yan pong mga sa Bicolandia, yan po ang unang hinahagupit kung may bagyo. Diyan po ang daanan eh. Kaya nako, ingat-ingat po hanggat hindi pa nakakalabas ang bagyong Odet. Samahan niyo po ako sa loob po ng 2 oras nating pagtatanghal ngayong araw po ng Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Happy weekend to all. It's a Friday. So, kailangan nating medyo mag-recharge. Para sa susunod na linggo, meron na naman tayong lakas para sa ating kakaharaping mga trabaho. Kailangan talaga eh. Pag hindi ka nagtrabaho, hindi naman tayo mga hindi naman tayo mga nilalang na nang ipanganak may kakambal na kutsarang ginto. Kaya kayod. Pwera lang yung mga talagang masuswerteng nilalang na kakambal na nila yung kaginhawahan sa buhay. O yan. Dahil siyempre, hindi naman pare-parehas lahat ang kalalagayan natin. Merong ipinanganak na talagang mayaman na. Meron namang talagang nagdarahop ng todo. Ganun talaga ang buhay. Okay. Kaya yung mga di ipinanganak na may kakambal na kutsarang ginto, kailangan magsikap, kumayod, yan, para makaahon sa kahirapan. Okay, buksan na po natin ito ating chat box. Kanina pa ito, baka humaba ng humaba ito. Ang nagbukas po ng ating palatuntunan, unang-una ito pong nagsisilbi nating paminsan-minsan na ngayon, hindi na regular. Technical o technician, technical director, ang layo na kinaroroonan nito. Nasa bahay pa namin sa Pangasinan, sa bayan ng Binalonan. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang aming bunsong kapatid, si Don Ramon Ganaban Gabot Sr. Nakatutok na kanina pa. Talagang inunahan niya yung ating mga regular viewers na gustong mauna. Excuse me po. At makapagbukas ng ating palatuntunan. Okay? From Binalonan, Pangasinan, sumunod po ang ating isa pa sa talagang ano bang masasabi natin dito?
palagi ang nakaantabay yan sa ating programa, maging nasa kahit na nasa ibang bansa siya, nasa Pilipinas, talagang laging nakatutok sa mga programa, iba't ibang palatuntunan na inihahatid po ng BSC, ng Broad Stream Cast Communicators. Yan. At wala pong iba, ang tinutukoy po ng inyong lingkod ay walang iba kundi si Binibining Cynthia Buste na nanonood na po kanina pa sa bago magbukas yung programa natin. At sabi niya, good evening po, Sir Sammy. Likewise, Cynthia. Hindi ako nakapagpadala, hindi ako nakapag good morning sa iyo eh. Pasensya ka na. Meron lang akong pinagkakaabalang kun eh. Hindi ako talaga nakapagpadala ng mga mensahe, ha? Yung greetings na good morning Philippines, yan eh. Wala, zero. Ni isa, wala akong napadalag. Kasama po dyan ang kaibigan nating si Binibining Cynthia Buste na isa pong health worker sa Kuwait, sa Middle East, sa Al Jahara Hospital. Gayun din, napakarami nating kaibigan dyan sa Kuwait, mga OFWs, mga ilan buwan pa lang sila riyan. Yung iba naman eh, matatagal na. Ha? Kumusta kayo dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayang lahat dyan. Ha? Malayo sa anumang sakit. Yun. At tuloy-tuloy lang ang buhay. At mag-ipon, huwag yung gastos ng gastos. Ha? Samantalahin nyo ang pagkakataon na habang kayo'y nagtatrabaho at kumikita, mag-ipon, mag-impok para sa may madudukot kayo. Ha? Pag nagkaroon ng emergency, kaysa yung niwala kayong matakbuhan pag merong mga di inaasahang pangyayari na kailangan nyo ng ayuda, wala kayong makunan. Kung meron kayong impo, savings, handa kayo anytime. Okay? Ha? Para sa anumang pangangailangan. Hindi lang ninyo, kundi pati na ang pangangailangan ng inyong mga mahal na buhay, mahal sa buhay rather, na inyong inaalalayan rin. Mula po naman sa Kapastarlak. Ito, matagal nating hindi nakahuntahan ito. Abalay naman itong kaibigan natin sa simbahan. Diyan sa Kapastarlak. Ang akin pong tinutukoy ay si Alex Puatching na isa pong kasamahan natin dati sa Journal Group of Publications. Yan. Isa po siyang photojournalist, at ito ay si Alex Puatching. Sabi niya Merry Christmas, Idol Asintado, Sammy Gabot. Ayun, naku. Sa lahat ng mga taga-Kapastarlak, isang maligayang kapaskuhan sa inyong lahat.
At masagana, isang masaganang Pasko. At sa paparating na bagong taon, sana lalo pa tayong maging masagana. Okay. Thanks, Idol, sabi ni Alex Poching. Keep safe always. God bless. Pag araw-araw yata ito sa simbahan si Alex eh. Ikaw nang bahala sa akin. Isama mo na ako sa mga misa. Para hindi man ako nakakapasok sa mga simbahan, naaalalayan mo na ako sa pamamagitan mo, ha, na talaga namang dyan mo na ibinubuhos ang iyong sarili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ha? Alex, maraming salamat at dasal siyempre natin na mawala na itong pandemyang ito, magbalik na sa normal ang ating buhay, yan. Kagaya ng dati. At huwag naman mangyari sana sa atin yung nangyayari ngayon sa iba't ibang bansa na talaga namang nakakalungkot. Bagamat wala silang problema sa gamot, sa bakuna, talaga namang patuloy na sinasalanta sila ng virus na ito. Partikular yung bagong Omicron variant. Matindi sa Amerika, sa Europa, at ilang bansa dito sa Asia. Kabilang na ang Hong Kong, ang Japan, ganun din, Australia. Kaya papasalamat tayo at medyo dito sa atin sa Pilipinas, nagnegatibo itong tinututukan na mga kababayan natin na galing sa ibang bansa. Magandang balita yan at naging negatibo po ayon sa Department of Health ang resulta ng kanilang testing. I like it, I love it, I want some more of it. Yun, okay. I love it, yun. Ha? Mahirap po pag nagkalat itong bagong variant na ito sa bansa natin eh. Diyan na tayo. Ha? At kailangan magpasalamat tayo. Ha? Magpasalamat tayo sa dakilang ama at sa kanyang bugtong na anak, ang mahal na Panginoong Jesus. At medyo inaalalayan na tayo. Yan. Imbis na ano-ano inaatupag natin eh. Ha? Kaya habang tayo po ay may pagkakataon pang magbalik loob sa ating mahal na Panginoon, ngayon na, gawin na natin. Hindi yung watak-watak tayo. Ha? Hanggang kailan tayo magiging watak-watak? Di bali na sa Amerika. Nako, sa Amerika talaga po namang. Ewan ko ba, bakit ganun? Hindi tayo magkasundo. Sa Amerika, Pinoy sa Pinoy. Nako, ingunguso ka ng kapwa mo Pinoy pag TNT ka ron eh. Dahil, meron pong reward yun. May reward pag nakapagturo ka ng TNT ron, meron kang reward. Nako, sus Mario Joseph talaga, ang pera.
ang nagagawa ng pera talaga, demonyo eh. Demonyo, oo. Kailangan natin ang pera, ha? Sa ating buhay. Kaya lang, hindi naman sa mga ganung paraan na ipinagkakanulo natin ang kapwa natin, Pilipino pa man din, para lamang sa konting barya. Sus Mariosef, tanggalin na natin sa mga katawan natin yan. Ha? Yung mga awayan, ha? Yung inggitan, sobrang inggit. Walang mangyayari dyan eh. Ha? Maniwala kayo, yung mga sobrang gahaman sa kayamanan, ganid sa kapangyarihan. Oh, wag na. Eh, kung meron man kayong sobra at kaya niyong pakawalan, eh, tumulong na lang kayo. Wag niyo na ipangalandakan yan. Yung iba, pinangangalandakan pa eh. Ha? Anong gusto niyong palabasin? Ha? Eh, meron nga kayo. Saan naman ang gagaling? Questionable. Ha? Kaya yung iba, kala mo, Robin Hood. Ha? Ha? Nagmamagandang loob, so forth and so on. Kaya kala mo, titino. Pala eh, yung ipinamumudmud, eh galing sa kawalang yan. Ha ha ha. Ah, pa-donate-donate pa kunyari. Palalabasing, ha? Nako, sila'y makatao. Pero sa likod nun, eh sobra pa lang kawalang yan itong mga inayupak na ito. Mga bulaang ha? Excuse me. Bulaang pilantropo. Ay nako. Ugali nga naman eh, no? Bakit kaya ganyan? Bagay. Iba-iba talaga ugali ng tao. Ha? So, kailangan eh. Ay, nako. Tibay ng dibdib. Ha? Para mapaglabanan lahat ng ito. Kailangan matibay tayo. Ha? Mapaglabanan natin ang anumang tukso na dumarating sa atin, anumang kasamaan na, ha? Nako, eh, alam niyo si Satanas eh, talagang aktibong-aktibo sa panghihikayat, oy, ha? Ano mga kampon niya, oh, mga tauhan niya, mga demonyo, okay. Ha? Maraming salamat, ha? Alex Poaching, mabuhay ka! Okay. Okay, ha? O, wala na ba? O, eh, habang hinihintay natin yung ibang viewers natin na makipag-chat at makipag-ugnayan sa ating palatuntunan, matindi itong udit. Siyam na landfall ang ginawa. Mantakin nyo. Mukhang ito na yung pinakamaraming landfall na ibinalibag, ha, dito sa atin. Kaya kadalasan eh, hindi naman umaabot ng siyam na beses. Ha? Oo, merong isa, dalawa, tatlo. Ha, sa natatandaan ko, ha? Oo. Pero ito pong bagyong odet ngayon, siyam na landfall, Sus Mariosef, ang ginawa, ang daming pinasadahan. Naku, bakit kaya ganun? Ha? Ha? Anong meron doon sa mga lugar na kung saan naglandfall itong bagyong odet? At ha? Nakakapamili. Oh, di ba? Alam niya kung anong bibirahin niya. Parang turuan. Anak ng teting talaga. Ha? Buti na lang at panandalian lang.
hindi gaanong nagtagal ng ilang araw ang bagyong Udet. At bukas, may awa ang mahal na Panginoon, lumayas na ang bagyong ito. Nagbabaan na, by the way, ay yung mga signal sa iba't ibang lugar. Meron kung meron mang natitira, mga signal number one na lang. Dahil paalis na nga po, paalis na, si Udet. Yan. Umabot ba naman ang signal number four? Natural. Pag nagdeklara ang pag-asa na signal number 4, matindi talaga ang bagyo. Buti mukhang hindi maraming malalaan kung gaano karami talaga ang penerwisyon ito, pinsalang iniwan. Inaayos pa po, kinoconsolidate pa ng mga nasa natin, ng mga nasa local governments at ang National Disaster Coordinating Council ang mga datos. Malalaman natin siguro yan by tomorrow kung ilan talaga ang minalas sa bagyong ito, bagyong Udet, dahil sa kasalukuyan 6 pa lang po ang kumpirmadong iniulat na nasawi dahil sa bagyong ito. At kanina po sinabi nga natin 3 mula sa Iloilo sa Guimaras Island at 3 iba pang kababayan natin ang yumao o namatay dyan sa Negros Occidental dahil po sa bagyong Udet. Si Albert Galang Ganaban, mabuhay ka. Pastor Sammy Boy, nako, bigla ako naging pastor. mahirap yan. Huwag tayong, alam mo, marami akong napulot dito sa isang pastor. Hindi naman tinatawag na pastor. Ayaw niya matatawag na pastor. Brother lang, brother. Di tulad nitong si Pastor Apollo Abuloy. Sus Mario, po. Naglulutangan na yung mga nabiktima mo. Panuorin mo. Kung paano nila isinisiwalat ang mga katarantaduhan mo. Ang kawalangyan mo, Pastor Apollo Abuloy. Kaya ayoko maging pastor . Tama na yung brother, Brad. Yan, Albert. Sabi ni Brother Eli, huwag niyo akong tatawagin pastor. Dahil yung tawag na pastor ay para lang sa mahal na Panginoon. Yan. Hindi naman tayo kuni. Hindi naman tayo tulad nitong si Pastor Apollo Abuloy. Ang bulaang propeta, akalain mo. Napakalakas ng loob nitong mga nitong si Abuloy, sabihin niyang siya ay appointed son of God. Santissima. Sus Mario Joseph. Ang lakas ng sayad mo.
ang lakas ng tagas, lalo pang lumala nang magkaroon ng pandemya. Ha? Pastor Abuloy Kibuloy. Apollo, ha? Abuloy Kibuloy. Oh. Ay pinagwawagwagan ngayon ng mga dati mong alipores. Ha? Ilan dito eh, mga babae. Yung kawalangyaan mong pinaggagawa. Ha? At nagbabala sila sa publiko na wag na wag ga-anib. Ha? Wag na wag papasok sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Abuloy Kibuloy. Yan, ang bulaang propeta. Oh, na siyang presidential spiritual advisor ng Tatay Digong ko, Sus Mario Sepo. Well, ang tagal naman bago damputin ito. Bago damputin ng Federal Bureau of Investigation Agents dahil sa mga kasong kinakaharap niya sa bansang Amerika. At ilan dyan ay ang sex trafficking. Oh, ano? Asan ka na ngayon? Ngayon ka magpuputak? Ha, Pastor Abuloy? Ha? Biro mo, kinasangkapan nyo ang relihiyon na yan para magkamal ng salapi. Kaya malan, Sos Mariosep, ha, talaga naman, oh. Oh, Sos Mariosep, ha, ay, kita nyo ang kasamaan ng tao. Pati ang relihiyon, kinakasangkapan, ha, oh, ng mga hinayupak na ito, ha, mga bulaang propeta na naglipa na sa iba't ibang sulok ng mundo. Sus Mariosep, kaya patuloy ang pagdami. Patuloy ang pagdami ng mga relihiyong, ha? Oh, ay nako, ginagawang kasangkapan sa pangingilak kuno, ha? Ng pera na gagamitin pantulong sa mga nangangailangan. Magsitigil na kayo. Ha? Para hindi tayo nako. Eh, grabe na eh. Ha? Hanggang ngayon eh patuloy. Ha? Na ha? Patuloy ang operasyon nitong mga bulaang propeta na ito. Nako, Sus Mariosep po. Ang oras po, alas 6:38 na ng gabi. Oo, nako. Ha? Eh, si Pastor Abuloy talaga. Simula nun sumabog yung ano eh. Ha? Simula nun sumabog yung kaso niya sa Amerika eh. Hindi ko na namomonitor eh. Ha? Hindi ko na nakikita eh. Nung una, nung mga unang linggo, matapos sumabog yung kanyang mga baho, eh, nagbanta pa. Ha? Ay, naku. Ay, naku. Nakuha pa magbanta. Eh, kumbaga sa ano eh, huli ka na sa akto eh. Eh, humihirit ka pa. Ha? Humihirit ka pa, Sus Mariosep po. Oh. Anak ng teting talaga o. Oh. Ha? Wala talaga ang pakapalan talaga ng mukha. Alba na ngayon. Sa ulit eh. Ha? Eh. Kung hindi makapal ang mukha mo, eh, hindi ka na babagay sa pita. Kailangan, ha? Makapal ang mukha mo, matibay ang dibdib mo, ha? Dahil alam nyo naman po sa larangan ng politika, ha? Batuhan ng putik! Sobra-sobra! Ha, lahat ng baho mo, sisigaw at sisigaw
kapag ikaw ay pumasok sa larangan ng politika. Yun yung hindi ka namumulitika eh. Sasabog at sasabog din yung baho mo eh. Oh, ay nako, talaga naman no. Hindi nagbago. Ha? Hindi nagbago ang takbo. Nasaan ba yung hinahanap ko? Nako, meron akong tawilit eh. Hindi ko alam saan nalagay. Nako, talaga naman no. Ha? Okay. Ha? Ha ha ha! Dynamic preacher yan! Si Pastor Apollo Abuloy Kibuloy. Dynamic ha? Talaga, ewan ko. Malakas. Malakas ang sayad. Malakas ang tagas. No. Appointed son of God. Ha? Nako, Sus Mariose po. Ha? Maghunos dili ka. Ha? Bulang, ha? Bulang, ha? Propeta. Nako, sino? Iwan ko ba? Bulang propeta. Ha? Kumusta ka dyan, Albert, sa Saudi? Mukhang, talagang, malapit na malapit ka dyan sa mga kaibigan mong Arabo rin. Ha? Okay, okay yung ano. Ganyan lang naman eh. Ha? Kailangan eh, marunong tayo makipagkapwa tao. Ayan. At pag marunong ka yan, eh, siguradong ha? Kalulugdan ka ng iyong mga kasama. Imbis na gawan ka ng di maganda, ha? Makikiisa sila sa'yo. Ha? Ayun. Ha? Ituturing ka nilang isang parang kapatid na. O, kadugo. Ha? At ha? Dumating man ang anong pagsubok, ha? Hindi ka pwedeng ibenta ng mga ha? Kaibigan mong yan. Okay. Si Ricky Tisoy from Tondo, Manila. Magandang gabi. Sir, Merry Christmas po. And stay safe po. Sabi ni Ricky Tisoy dyan sa Tondo, Manila. Sa pretty area ba yan lugar mo, Ricky? Dyan sa kaibigan natin. Sa lugar ng kaibigan natin. District 1 yan eh. Yung lugar ni Congressman Atong Asilo. Napakabait na tao niyan. Ha? Kaya, tulungan po natin. Ha? At ang balita ko, kakandidato uli siyang representante. Ha? Congressman para sa District 1 ng Tondo. Ha? Isang mahusay na tao. Ayan, dapat ganyan ang mga public servants natin, hindi yung mga walangya. Yung mga walangya, ha? Kailangan ibasura na natin. Naku po. Ha? Ang daming mga ha? Gustong pumwesto. Ha? Na kapag naroon na sa kanilang tinarget na pwesto, nakuha na nila yung pwesto, walang iniisip kundi ang walangyain. Waldasin ang pera ng taong bayan. Yan ang sinasabi na eh. Imbis na gumawa, mag-isip ng mga batas, ha? Kung ano-ano proyektong gustong maipasa
Hindi naman dapat. Kailangan sa inyo, gumawa kayo ng mga batas na makakabuti sa ating bansa, sa takbo ng ating pamahalaan. Hindi yung paggawa ng proyekto para sa ano? Para mayroon kayong SOP. Ilang porsyento? 50% ng kabuoang halaga. Sus Mariose po, ganyan nyo walang yain ang pera ng taong bayan. Paggawaing bayan ko no, ha? Loko nyo, lelong nyo, ha? Ha? Kung yung, ha? Hindi naman tayo mangmang na, ha? Nako po, talaga, oh. Ewan ko ba, bakit marami pa rin naloloko itong mga, ha? Gunggong na ito, eh. Ha? Shout out kay Kuya Mando. Ha? Nako, bakit ba binibira mo itong, ha? Kuya Armando ko. Ha? De joke lang yan. Na may rayuma. Taglamig na naman. Ingat, ingat. Oh. Kuya Armando, ha? Mukhang kinakalamit ka to si Albert. Ha? Kuya Armando ko po, ha? Armando Bautista Ganaban ay nasa Grand Terrace sa California, USA. Yan, o. Samantalang ito si Albert Galang Ganaban naman ay nasa Riyadh sa Saudi Arabia. Yan, nako talaga. Wala, malakas pa. Malakas pa si Kuya Armando. Ay, nako. Oh, si Kuya Rile. Oh, dami. Oh. Ha? Sino pa? Ang daming Ganaban dyan. Oh. Sa Katerba. Oh, si Noel Ganaban sa New Jersey, sa Amerika. Oh. Ha? Nagkalat, naglipa na ang Ganaban. Ha? Ang Sampayan Family, Gabot, ano pa, Castaños, Malinis, naku, napakarami talaga. Kaya hindi tayo madidihado eh. Pag nariyan tayo sa Amerika, sa Canada, ganun din, naku. Ha? Talagang naglipa na, ha? Nagkalat saan-saang bansa. Ang alahi namin. Ha, Albert? Hoy, sinasabi ko sa iyo eh. Yan ang, ha? Yan ang, ay nako, yan ang takbo, ha? Ng, ha? Ating lahi. Mm-hmm. Ay nako, salamat. At itong Omicron, ha? Variant na ito ay mukhang hindi makakaporma. Hindi makakaporma dito sa bansa natin. Naunahan sila eh. Nasaan ko ba nalagay yun? Ha? Nako, sinisipon na naman ako. Malamig ang panahon. Na kanina eh, bumubuhos ang ulan. Dahil sabi po ng pag-asa, apektado ng area ng although mahina-hina lang naman yung buhos at patak ng ulan. Hindi katulad dun sa dinanas ng mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na talaga naman pong nakaranas ng mga pagbaha at mabuti na maaga to. Aga. Dahil kung hindi ba maraming madidiskrasya sa ating mga kababayan. Okay? Ha? Itong Omicron, ha?
negatibo. Kaya na sinasabi ko po sa inyo kanina, negatibo sa COVID-19 ang 7 sa 8 natukoy na close contacts ng 2 kaso ng Omicron variant sa bansa. Ayon po kay Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, na agad na isinailalim sa COVID-19 test ang 7 na may negatibong resulta. Nabatid na ang 88 taong gulang na returning Pilipino mula sa Japan ay nagkaroon lamang ng isang close contact habang sakay ng Philippine Airlines flight PR0427. Close contact had a negative RT-PCR released last December 4 based on the arrival line list. Yun. Excuse me po. You may be wondering why there is only one close contact for our 48-year-old male from Japan. It was because he was seated in a business class, and it was just one passenger with him in this business class section. Yan, yun pala. Buti na lamang at nasa business class itong tinutukoy na ito ayon kay Undersecretary Bergere. Ang 37 anyos na Nigerian national naman na mula sa Nigeria ay may 7 close contacts habang sakay ng Oman Air Flight Number WY843. 6 sa kanila ay napalabas na ng quarantine makaraang magnegatibo sa test habang bineverifika pa ang isa. The reason why there were just 7 close contact is because the foreign national sat at the very end of the plane. So we only counted those in front of him and on his side. Yan ang paliwanag ni Doktora Bergere. Ayon pa kay Bergere na hindi lahat ng kasamahang pasahero ay ikinukonsidera na close contact. Lahat naman umano ng mga pasahero ay sinailalim muna sa quarantine at ang mga negatibo sa test ay nagpapalabas ng isolation. That's good news. Magandang balita. I like it. I love it. I want some more of it. At sana nga po ay hindi na makapasok itong Omicron na ito at tuluyang mabura sa talaan natin hanggang sa patuloy naman ang pagbaba ng COVID-19 cases dito sa atin. Mahigit 200 na lang kada araw ang naitatalang kaso contrary doon po sa mga nakaraang mga buwan na talaga namang nakakabahala dahil from the highest 20,000 something bumaba ng bumaba hanggang sa eto naging mahigit 200 kaso na lang araw-araw. Piro mo yun, napakatindi nung binaba niyang from 20,000 plus cases a day, naging 200 na lang plus, at least. Kaya
nagtatagumpay po tayo. Ha? Sa ngayon, sa pakikipaglaban sa virus na ito na halos 2 taon na nagpahirap sa ating mga kababayan at naging dahilan ng pagsasara ng mga negosyo at kawalan ng trabaho para sa 100,000 100,000 o milyon nating mga kababayan, milyon-milyon kababayan na nagdusa, ha? Nawalan ng kayod dahil sa pandemyang ito. Kaya sana magtuloy-tuloy na mawala ang pandemyang ito at huwag natin maranasang muli ang mga naranasan natin noong isang taon mula noong Marso 15, 2020. Tama ba? 2020 ba? Okay. Hindi katulad ng sa ibang bansa na hanggang ngayon, sinasalantana naman, binalikan na naman ng virus, yung Omicron, ang humahambalos sa kanila ngayon. Ay, nako. Sus, Mariosep. Huwag na. Goodbye, COVID na sana tayo. Para ma-recover ng tuluyan ang hindi lamang ang ating ekonomiya, kundi pati na ang mga kababayan natin na nawalan ng hanap buhay. Ang mga negosyong nagsara ay makabalik na o makapagsimulang muli para makarecover o manumbalik ang dati nating ginagawa malaya. Walang inaalalang virus. Okay. Na anytime pwedeng kumapit sa atin, pumasok sa katawan natin at tayo'y igupo. Nako, talaga. Okay? Sabi ni Bong Pinesa, magandang gabi sa iyo, kaibigan. Magandang gabi, Kuya Samuel. Same world, sabi niya. More power to you and all our BSC programs. God bless. Likewise, Bong. Salamat at pasensya ka na. Kanina ko lang na-confirm yung pinasadaan ko yung sa dami ng friend request nako. Pinapasadahan ko kanina, nakita ko yung may katagalan na pala yung friend request nitong kaibigan natin si Bong Pinesa Kaya yun. Pinindot ko na yung confirmation. Ayan, kaya maraming salamat sa iyo. Kapatid na Bong Pinesa. Sana'y magkatulong-tulong tayo sa pagpapalakas ng ating platform, ang Broad Stream Cast Communicators. At sana'y walang iwanan. Ganyan kami rito walang iwanan ng ating mga kasama. Sila Sel Paisa, Tata Ben Paipon, Toy Del Castillo, at diba ba, Kuya Charlie Fry. Pagaling ka, Kuya Charlie! At marami pa tayo labang gagawin. Kaya
palakas ka. Kaya mo yan. Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoong Jesus. Okay. Si Aileen Palaming ay nakatutok na rin po sa ating programa mula sa Valenzuela City. Magandang gabi po. Ha? Sabi niya, ay, okay. Mukhang okay na, ha? Aileen, sa US, sa embahada, okay? Kaya lang, yung contact ko, hindi ko pa rin maano. Nag-i-interview na sila eh. Lalo na doon sa mga emergency cases. Bukas na. Yan ang nalaman ko kay Kwan eh. Doon sa Consul General dito sa Pilipinas. Ng embahada. Si ang pangalan niya si Mark McGovern. Yan. Mamaya siguro pag-usapan natin. Samantala, huwag po kayong alis. Sandali lang po at tayo'y magpapakilala lang ng ating himpilan. Okay? Kung ano itong platform natin para hindi nyo makalimutan at tumatak sa inyong lahat. Sandali lang po. Huwag kayong alis. Magbabalik po ang palatuntunang Asintado. Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Balik po tayo sa ere. Ang oras po natin sa kasalukuyan, 3 minuto na makaraan ang 7 ng gabi sa buong Pilipinas. At patuloy po kayong nakatutok, nanunood, nakikinig sa programang Asintado! Ang original at nag-isang Asintado! Napilit pong tinutularan ng mga walang delikadesa. Okay. Ay nako. Sabi ni Aileen Palaming, salamat po. Oo. Pwede kang mag-check Aileen eh. Ha? Doon sa website nila para doon sa mga announcements ng embahada. Nag-open na sila. Kanina ko lang na ano yung announcement ng Consul General ng embahada dito sa Pilipinas. So,
Ay si Mark McGovern. Okay. Ha, Eileen, pwede mo naman i-check yan. Ganun na kasi. At para malaman mo ang lahat ng mga dapat gawin. Ha? So, yun. Yun, in the meantime, ang dapat mong gawin para guided ka ng mga impormasyon mula sa mismong embahada. Okay? Sabi ni Bong Pinesa, makakaasa. Ha? Makakaasa kayo, Kuya Sam. Ha? Magkakasama-sama at tayo dito sa BSC para palakasin na ng husto at walang iwanan. Thank you, sir. God bless us all. Okay? Ha? Thank you, Bong. Okay. Ha? Maraming maraming salamat sa iyo. At ipagpapatuloy natin yung pinasimulan ng ating kapatid. Walang iba kundi si Kuya Tony Antonio Makapagal Salaw. Yan. Na siya po ang nagtatag ng Broad Stream Cast Communicators. Okay. Nang layunin ay makapaglingkod sa ating mga kababayan at makapagbigay ng mga totoong kaganapan. Sa dami ngayon ng fake news . Dapat maiba tayo. Hindi tayo nagpapagamit sa mga walang ya. Ha? Ganun . Daming ganung ano ngayon. Ha? Mga kawalang yaan sa live streaming. Naku, mga baboy na . Ha? Hindi dapat nangyayari ito . Ha? Ewan ko ba? Kahit sino nila, pwede nang mga iba nangyayari. Nakita nyo naman. Walang ka alam-alam sa larangan ng broadcast . Nakaamoy lang ng mikropono . Umi-airy na. Sus Mario Joseph. Anong ginagawa nitong inutil na NTC, National Telecommunications Commission. Mga inutil. Para kayong COMELEC. Hanggang ngayon, inutil pa rin. Ay, nako. Okay, Bong. Salamat. Si Coco Giovanni Pinuela ay nakatutok na po sa ating palatuntunan mula sa New Jersey sa Amerika. Ayan. Okay. Thank you, Coco. Pero pa tayong isang oras sa ating palatuntunan hanggang alas 8 ng gabi. Ayan. Mabuti na lang at tumila na itong ulan . Oo, nako. Tumila na po yung ulan. Kanina, kala ko hahagupit na todo . Ayan, mabigat yung mga kababayan nating sinalanta ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Nako, nakita mo. Hanggang liit ang tubig baha. At sa ibang lugar, halos bubong na lang yung nakikita sa mga bahay na naroroon. Yung hinagupit ng bagyong Odette. Pero bukas po, medyo gaganda na po ang panahon. Magsisimula ng manumbalik ang maganda nating panahon. Sana naman gumanda at makapagdiwang tayo kahit paano.
ng isang masayang kapaskuhan. Ha? Okay. Good evening, Sir Sam. Sabi ni Coco Joanne Pinyola. Ha? Ho, ho, ho! Yun! Si Santa Claus. Ho, ho, ho! Sabi ni Kaka. Ho, ho, ho! Dinig na dinig si Kaka. Si Kaka. Okay. Ha? Mukhang maagan. Maagang gumarahe ito sila. Ha? Sila Kaka. Ha? Mukhang natakot sa ulan. Oh, mabilis na ubos. Yun, dalawang bagay lang yan. Mabilis na ubos. Ha? Yung kanilang inilalako. Oh, ha? Medyo sumama ang pakiramdam. Pero hindi naman. Humahataw si Kaka. Kaka. Okay. Ha? Kung may naririnig po kayo sa ere, ha, na medyo maingay, si Kaka po yun. Nako. Kausap niya yata yung, ha, yung pamilya niya sa Kamsur. Ay, siyempre, inaalala niya, baka, ha, apektado ng bagyong Odet, yung kanyang pamilya sa Kamsur, Kamnorte, Kaka. Ay, taga ano yan. Ganun pala ron. Ha? Ngayon ko lang nalaman na yung Camarines. Ay, akala ko, puro mga Bicol yung salita ron eh. Hindi pala. Eh, mahusay managalog itong mga nariyo sa lugar na yan eh. Sa boundary po ng Quezon yan. At lalawigan ng Quezon at Camarines. Yung Bicol, Bicolandia. O, akala ko nun, pag sinabi mong, ha, taga Bicol ka, Kamsur, Kamnorte, eh, Bicol ang usapan. Ang, ha, para pa lang sa amin yan eh. Sa boundary ng Pangasinan at Tarlac, ha, eh, merong Kapampangan at Ilocano. O, doon naman sa lugar ng, sa western Pangasinan, eh, Pangasinense. Oh, eh, magkakalapit lang yan, sa boundary lang. Eh, yung lingwahe, ayun. Ah, parang ganun pala. Ang ngayon ko lang naalaan yun. Sa tagal, eh, panay ang biyahe ko rin dyan nun eh. Madalas kami dyan sa Naga. Yung unang film festival, ha, ah, na ginanap dyan sa Naga City, kasama ko sila Nora Honor eh. At maganda pa yung biyahe ng tren noon. Ha? Ang sarap eh. Kompleto doon sa tren. Yung ginagamit ng, ha? Ginagamit namin tren na yun. Eh, napakaganda. Hindi ko alam kung saan napunta ito. Ha? No, eh, ewan ko ba. Bakit yung mga tren natin na ang ganda-ganda eh, nangawala. Yung mga relays, ha, na nawala. Eh dati na tayo meron mga biyahing ano eh, biyahing La Union na mga tren. Eh bakit dumating yung panahon na nawala pati mga relays eh? Sino kaya nagbebenta nito mga to? Eh i-maintain mo lang 'yun. Ha? Dapat ganun eh. Ewan ko ba kung bakit puro ha? Puro katarantaduhan to mga nangyayari sa ha? Imbis na ha? Konti na lang ang ha? Gagastusin natin, lalo pang lumalaki ha? Ang gastusin ng gobyerno natin. Ha? Eh, nako, talaga, nako po, ha? Kawawa talaga ang ha? Kawawa ang taong bayan na, ha, na nagpapakahirap magbayad ng buwis, eh, ha, yung buwis na ibinabayad ng taong bayan, eh, walang patumanggang waldasin, winawaldas naman ng mga
ang nasa puder. Ay, Sus Mariose po. Ay, grabe na to! Grabe. Ha? Hindi na talaga. Ha? Sana maabutan pa natin na nagkaroon, ha? Nasilayan pa natin ang mangyayaring tunay na pagbabago sa ating bansa kung meron mang, ha? Kung meron man tayong nababalaagang pag-asa na titinupa at titinupa ang ating pamahalaan, hindi yung puro pandarambong pagnanakaw sa kaba ng bayan ang pinaggagawa ng mga nasa puder ng kapangyarihan. Masarap pag no? Masarap waldasin. Masarap waldasin yung pera ng taong bayan eh, no? Ha? Kaya hindi kayo makaalis-alis. Ha? Ayaw nyo nang umalis sa inyong mga pwesto, anak ng tetengo. Sus Mariose. Ha? Oy, nako. Ano ba 'yan? Ha? Kaya kailangan pong ipagdasal natin. Ha? Ha? Na itong mga ha? Itong susunod na eleksyon. Ha? Ha? Eh makapili tayo. Ha? Nang ha? Totoong leader na mag-aahon sa ating bansa sa kahirapan. Oh, hindi na, naku po, wala na eh. Simula ng panahon ng Yumaong Cory Aquino hanggang sa ngayon, ano nangyari? Imbis na makaalpas na tayo, ha? At hindi na mapabilang sa third world country, ito, hindi tayo makaalis-alis. Ha? Nasa, ha? Maganda na sana tayong kalagayan eh. Kung hindi, ha? Nawawaldas, ha? Nang paganon-ganon na lamang ang pera, ha? Ng ating o ang kaban ng ating bansa. Pero wala eh. Talagang walang tigil ang pandarambong. Ha? Ay nako. Ha? Ay, sino kaya? Ha? Sino kaya sa mga ha? Nagnanais makasungkit ng ha? Malakanyang ang magdadala sa atin sa kaginhawahan ng ating bansa at ng mga mamamayan. Ay nako, sana biyayaan tayo ng totoong leader na maglilingkod ng tapat. Habang nasa kapangyarihan, hindi yung magsasamantalang muli sa loob ng 6 na taon. Ha, ay nako, ay wala, puro ganun na lang nangyayari. Ha? Paghalili no isa, ganun din. Wala na. Oh, ay di ba? Nakita nyo naman. Ha? Oh. Madali nyong kilatisin ngayon yan. Kung sino yung mga mandarambong. Oh. Ihanay nyo yan. Oh. Kunin nyo yung mga larawan yan. Ito bang si ganito eh? Mandarambong ba ito? Ito si ganito. Oh, ito, di ba nakulong ito? Oh.
Eto, nakulong din, di ba? Eto, nakulong. Eto, nakulong. Oh, eh bakit nyo pa iboboto yung mga hinayupak na yan? Huwag nyo nang iboboto yan. Parang awa na ninyo. Dahil, kapag ibinoto nyo pa ang mga politikong yan, walang patutunguhan ang ating bansa. Malulugmok lang tayo sa kahirapan. Oh, hanggang kailan? Nako, habang ang mga walang yang yan ang makakaupo sa poder ng malakan. Nako, oh, pag sila ang nanatiling ay nako, nanunungkulan, wala pong mangyayari. Huwag po tayong umasa na gaganda ang takbo ng ating bansa, ng ating gobyerno na pinagpasasaan na ng mga nakaraan nating leader kuno. Dalawa na lang di lumulutang eh. Oh, si Ramos na may sakit daw. Si Erap, si paring Erap na mahina na rin daw. Oh. Ah, si Enrile Hasan. Oh, mukhang hindi naglalabas. Ang dami. Oh. Oh, sino aktibo ngayon? Ha? Na lumulutang. Ha? Yung ikot ng ikot. Oh. Ha? Oh, sino? Eh, kilala nyo naman yan eh. Oh. Oh, hindi ba? Si, Ate Go. Oh, sino pa? Oh. Na lumalabas na. Campaign manager ng, ay, nako, si Mariotti po. Oh. President. Ha? Ngayon, campaign manager. Oh. Nako, wala tayong magagawa eh. Unopposed siya dun sa lalawigan ng Pampanga, sa ikalawang distrito ng Pampanga, walang kalaban eh. Nag-withdraw yung kaisa-isang nag-file. Ewan natin ba't nag-withdraw. Siguro, napag-isip-isip niya, ha? Nako, mukhang wala rin akong patutunguhan. Hindi ako mananalo rito. Ewan ko ba? Ay, ay nako. Walang kalaban. Siyempre, isang boto lang, didiklara. Didiklara siyang nanalong kongresista. Sa kanyang lugar. Okay. Kaya hintayin natin kung yung target niyang House of Representatives ay muli niyang pagbalakang kunin. Hey, maging House Speaker na muli. Gaya ng guluhin niya. Ito. At ang naging katuwang yata nun eh. Walang iba kundi si sino? Si Inday ng buhay ko. Nakakapagtaka nito ngayon. Pag-uusapan na rin lang natin itong politika eh. Sus Mariosep. Natatawa ako dito sa mga sorbet. Kanya-kanyang sorbet. Kanya-kanyang bidahan eh. Ha? Oh, ay nako. Lahat sila lalakas eh sa survey. Talaga oh. Kanya-kanyang ang ano eh. Oh. Ha? Dikitan. Oh, ha? Nako. Oh. Eh, ilan na lang naman kasi itong mga magkakatunggali sa pagka-presidente. Oo.
Wala na. Si Senator Bongo nag-withdraw. Balik na lang siya Senado. Meron pa siyang 3 taon na natitira para maglingkod bilang senador ng ating bansa. Dahil nakaupo siya noong 2019. Ang termino po, ang isang termino ng senador ay nagtatagal ng 6 taon. Yan. Na pwede kang tumakbo kung gusto mong tumakbo ng presidente at kung anong posisyon, at kapag natalo ka, balik ka pa rin senador. Ayan, ganyan na yan. Puro pabor sa kanila yung ginagawa nilang batas . Mga hinayupak talaga. Ewan ko sino sino author niyang batas na yan. Biro mo. Kaya naman sinasamantala ito ng mga honorable ko nun . Ay nako. Dahil wala naman mawawala sa kanila. Kumandidato kang presidente, vice presidente, kahit na matalo ka, senador ka pa rin. Nakapag-ipong ka pa. Nakapangila ka pa ng mga campaign fund, kumita ka pa. Naging kasangkapan mo pa para magkakwarta ka. Ayong pagtokbo mo. Talo naman. Ayos lang. Balik ka lang naman sa Senado. Ganun ang sitwasyon. Tuloy-tuloy pong nanonood sa atin si Albert Galang Ganaman. Watching from Saudi Arabia. Hindi pa tumatawag. Wala pa tayong contact sa Kuya Armando Bautista Ganaban ko mula sa Grand Terrace sa California, USA. Yan. Sabi ni Albert walang lalaban sa Kumaring Glo. Sa Kumaring Glo ko. Sa aming distrito. Yan. Sa 2nd District. Matindi yan. Yun. wala nga. Kaya nga sure winner na siya. Ano po? Hinihintay na lang na iproklama siya ng COMELEC. Siyempre, tatapusin muna natin yung eleksyon, Albert. Hindi naman siya pwedeng ideklarang kung panalo na ngayon. Di ba? Kaya tatapusin natin yung eleksyon sa Mayo. After that, dun siya dideklara. Kung anong gagawin niyang milagro sa House of Representatives, ayan, malalaan natin. Pagbabalik niya sa mababang kapulungan. Ay, nako! Wilson Caliwan is watching from Caloocan City. Wala bang karera ngayon? Pare ko? Ano bang Biyernes? Nung Miyerkules, merong karera . Ewan ko, ito si Freddy Manyalak. Hindi na, nagtatago na Simula nang hindi makapag-produce ng tapang kabayo na gusto ring matikman ni Rolando Lacay Gonzalo. O yan. ni Lacay. Wala eh. Yung tapang usa, wala pa rin. Hindi pa rin natin na nakikita ngayon. Puro press release. Good PM, Idol Sammy Boy. Asintado, your friend and colleague, Willie S. Caliwan from Caloocan, is watching your program. Dugtungan ko na. Shout out kay Freddy. Manyalak, yan si Helmet, dating pangulo po ng PPP, Press Photographer of the Philippines.
Press Photographers of the Philippines. PPPPPP. At syempre, doon sa kaibigan natin, ang boss ni Willie Caliwan na si Attorney Socrates Socmaran. Okay. Ha? Ayos ba? Tawili. Okay. Absuelto. Kailan kayo babalik ng spa? Okay. Ngayon, maluwag-luwag na. Talagang, ha? Kung kailan nyo maisipan, pwedeng magpunta sa spa. Pwede na. Okay. Para makondisyon ang mga katawan natin. Alas 7:30 na po ng gabi at meron pa tayong kalahating oras, ha, sa ating programa. Ang nalalabing kalahating oras para sa Friday edition ng programa nyong Asintado! Ang nag-isa, ang orihinal, ha, na Asintado! Napilit, ha, ginagaya't tinutularan ng mga walang delikadesa! Yan. Oh, kita nyo na. Bato-bato sa langit. Tamaan. Wala akong pakialam kung magagalit. Bahala kayo sa buhay nyo. Ala nyo, ha? Bilib ako dito. Ngayon lang nangyari ito. Ha? Yung talagang nag-aagawan sila, eh. Ha? Sa press release. Ha? Lahat sila nangunguna sa survey. Sus Mario Joseph, pinaglolo nyo ang taong bayan. Ha? Kinukondisyon nyo ang utak ng taong bayan. Ay nako. Ha? Wag po kayong magpapaniwala sa mga survey. Ha? Wala po 'yan. Ha? Isa pong malaking katarantaduhan 'yan. Ha? Pati yung survey ng ano, SWS, yung Pulse Asia, naka, wala po 'yan. Puro pinapagana ng pera 'yan. Walang pera. Okay, wala. Walang survey. Kung may pera, ayun. Merong survey. Gusto mo, milya-milya pa ang agwat mo doon sa mga kalaban mo. Eh. Tapos yung isa naman, papasorbe rin. Milya-milya rin ang layo doon sa kalaban niya. Ganun lang kasimple yan, eh. Kaya wag po kayong paloloko rin. Wag kayong magpapaniwala sa mga naglalabasang survey. Maging sa social media, dyaryo, sus Mariosep, puro pekinis yan. Hindi po totoo yan. Walang katotohanan, walang basihan, kundi gawa-gawa lamang yan ng kana, ng kanya-kanyang kampo. Ay, nako talaga. Oh. Ha? Ang tignan nyo, yung record ng mga kandidato. Ang dami nagsasabi dyan, eh. 18 taon na akong naglilingkod sa taong bayan. Anong ginawa mo? Pagpasasaan. Yung kabahan ng bayan. Waldasin. Ang pera ng taong bayan, sus Mariosep, ipinangangalandakan mo pa, yung tagal mo, sa panunungkulan sa gobyerno, wala ka naman nagawa,
anak ng teteng, magpagwapo, pwede pa. Pero yung nagawang kabutihan para sa mga constituents mo, meron pa nga dyan. Dahil doon sa SOP, nakapaglagay ng tulay, hindi naman karapat dapat maglagay ng tulay doon sa lugar na yun. Dahil wala namang, wala namang ilog, ni sapa, wala eh. Bakit ka naglagay ng tulay doon? Ha? Naku, Sus Maria Joseph. Ha? Simpleng simple. Na, magkano na naman ang nanakaw mo ron? Hindi naman kinakailangan ng tulay. Nakapaglagay ng tulay. Ni walang sapa, ni walang ilog. Ha? Naku, talaga. Ganyan po, ang kawalangian ng mga mambabatas natin. Ay, dahil sa SOP. Talaga, oh. Ay, nako, magbago na kayo. Ha? Bago kayo. Ha? Bago kayo maging kandidato. Ha? Sa dagat-dagatang apoy. Matakot kayo. Ha? May karma yan. Naku, tsaka hindi nyo madadalay sa lapi nyo sa ano eh. Ha? Sa hukay? Sus Maria Joseph. Wala. Lahat yan eh. Pansamantala lang. Ha? Oo. Oh, oh. Ha? Ewan ko lang. Kung ibibili nyo na yung mga kayamanan nyo, isasama nyo, ibabaon pag kayo'y ibinaon sa lupa o sinunog, ikinimate. Wala yan, pera, wala. Isaksak nyo sa baga nyo yung pera nyo. Saan galing? Ha? Saan galing? Yun. Nabuhay si Tokayo. Ha? Sammy Hormilyosa. Oh, maraming salamat, Tokayo. Ha? Sa panonood sa ating palatuntunan. Ay, nako. Wala, hindi napabilang dito sa, ha? Hindi napabilang sa survey yung bata mong si ano. Ha? Sinasabi ko na, hindi ako nagkamali ng kutub eh. Ay, yung kutub, ha? Hindi napabilang sa mga, sa top 12 nung survey. Mga senador. Ay, nako. Nakaikot na ng buong Pilipinas yan. Pero wala pa rin. Ha? Tinalo pa siya ng mga nakalabas sa pansamantala sa kulungan. Biro mo. Hmm? Out on bail. Pumasok pa rin sa survey. Sus Maria Joseph. Ay, yung kaso, naharap sa kasong plunder, pandarambong, out on bail lang yan, ha? Pumasok pa sa survey, Sus Maria Joseph, ha? Kaya yung mga butante natin, nakbo, please, maawa naman kayo sa bansa natin, ha? Huwag nyo na pong iboboto yung mga magnanakaw, pandarambong, at wala pong mangyayari na naman sa ating bansa. Ha? Kung puro, ha? Mandarambong na lang yung mga, ha? Umuupo dyan. Oo. Kaya kilatisin po ninyong mabuti. Ha? Yung mga humaharap sa inyo. Ha? Na puro magaganda ang mga binibitiwang mga salita. Sus Maria Joseph.
Eh ngayon lang yan. Pag naupo na yan, nanalo na yan, goodbye! Ay nako. Wala eh. Darling, wala. Wala yan. Oh, hindi ha. Hindi sumoko eh. Ni hindi nabanggit sa survey eh. Ha? Hindi nabanggit. Oh. Hindi nabanggit. Wala. Ay, nako. Ewan ko ba? Ano ba ngayon? A 17? Nung nagsimula yung simbang gabi, nung a 15, di ba? 16. Oh, kapon. Sabi ng NCRPO, generally peaceful yung unang araw ng simbang gabi. Okay. Oh, pero wala. Kaliwat kanan ng patayan. Ha? Meron na namang pinas lang ng na ha? Kapatid natin sa hanap buhay, isa pong broadcaster. Ha? Niratrat ng riding in tandem. Nako, sunod-sunod na naman. Oh, yung kaibigan natin si Jess Malabanan, nanonood ng TV sa kanyang bahay, pinasok ng gunman, binaril sa ulo, patay. Oh. At sumunod naman itong sa Cebu. Oh, nakaw, Sus Mariose. Oh. Ewan ko ba? Ha? Ano na, ang latest? Akala ko ba, tinututukan nyo yan? Ha? Yung ano yun? May grupo na tumututok dyan sa mga napapatay na mamamahayag. Eh, wala naman eh. Puro forma lang. Ay, lako. Pati kami, pinaglulok nyo. ginagawa nyo kaming ngongo. Ginagawa nyo kaming mga mangmang eh. Eh, layunin nyo lang naman. Kaya kayo nandyan. Ha? Para? Makapangurakot kayo. Ha? Nako. Yun ang totoo eh. Oh. Makapagserbisyo? Sus Mariosef, katarantaduhan niya. Bulahin niyo, lelong niyo. Tell that to the Marines. Kala niyo, maluloko niyo kami. Oh, ano nangyari? Ha? Saan ang proteksyon ng mga mamamahayan? Oh, eh, si Maria Ressa nga eh. Doon sa speech niya sa Oslo eh, sa Norway. Naku, hindi niya raw alam kung anong mangyayari sa kanya. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas matapos tanggapin ang kanyang award. Ha? Nobel Peace Prize Award. Oh, yeah. Dahil sa mga bata paninikid. Ay, nako, ewan ko. Sus Mariosef na buhay ito. Nako, kita nyo, eto. Meron pang ano, sponsor. Nako, ha? Pakaway-kaway pa, oh. Eto, December 8:30 p.m. Watch live on, ha? Nako, ha? Lakas talaga, kapal talaga ng mukha nito, yun. Oh, watch live on, nako, official piece. Nako, nakarantetig talaga, oh. Babalik kita sa kulungan, ha? Dapat mabawi yung ano dyan, eh. Ha? Oh, ay.
nako. Pinahintulutan makapagpiyansa. In-unbailable yung kaso nito. Hinayupak na to. Kapal talaga ng mukha. Ay, nako. Ay! Tapos gusto mong bumalik sa Senado. Sus Mariosep. Pwede pa yung the good one, siguro. The good one. Kita mo? Sila-sila eh. Nagpapasa rin. Nagbabanata. Ay, nako. Ganyan. Ganyan kami noon hanggang ngayon. Walang pinag... ito pa, buti. Ito, hindi na nagtuloy. Ha? Mas ginusto raw niyang magbalik na lang sa broadcast kaysa ha? Magserbisyo bilang senador. Kasi, pag nasa public service ka, o na public servant ka, halimbawa, senador, uupakan ka rin. Samantalang kung nagbo-broadcast ka, ikaw ang uupak sa mga walang iya. Kaysa ikaw ang inuupakan. Nice move. Okay. Baka sumabog yung mga baho niyang hindi pa naisisiwalat. Ang dami rin baho niyang hinayupak na yun. Kaya umatras na lang, nagbalik na lang broadcast. Nagbalik broadcast na lang. Ay, baka sumabog na parang ano yun? Bomba sa Hiroshima. Ako, daming katiwalay rin sa katawan niya. Naalala ko pa yan, sa mobile patrol pa lang yan. Wala pa yung mga mall-mall na malalaki. Doon lang sa Rizal Avenue, nakaparado yung mobile patrol. Ay, nako. 747, sabi ni Coco, ha? Bumalik si Coco. Correct, Sir Sam. Ang kakapal na mga mukha. Oo, talaga. Dapat itapon niya mga yan sa kangkungan. Hindi lang sa kangkungan, Coco. Dapat sa kanila ay sa dagat-dagat ang apoy. Itapon. Ay, nako. Yung mga, nako, ang daming mandarambong, nasaan na? Nga, dapat ito eh. Nako. Senator Pacquiao, yung mega prison, doon mo ibuhos yung, ano mo, pork barrel mo, para maikulong na yung mga magnanakaw na sinasabi mo. Ay, Sus Mariosep, po. Oh. Ha? Hindi yung puro press release. Meron ka palang planong tumakbong presidente. Ha? Dapat, noon pa, ha? Ipinagtayo mo na sila ng matitirhan nilang kulungan. Ha? Di, ang ganda sana. Sa kampanya mo, sasabihin mo. Ha? Mga kababayan, ha? Naitayo ko na ang mega prison na pagkukulungan natin sa mga magnanakaw na politiko, mga tao ng gobyerno. Yan, di alilakas sana, hindi ba? Ang hina ng mga kukote nyo eh. Kung ganun, nako. Siguradong yayakapin ka ng ating mga kababayan
Senador Manny Pacquiao. Oh, hindi nakukuha siya. Suntok-suntok lang yan. Ah, kailangan yan eh. Ha? Pag-upakan mo ito. Oh, ganun. Oh, hindi na nga tinatablan niya mga yan eh. Wala nang delikadesa. Wala nang kahihiyan. Ang mga hinayupak na kaya na yan. Kaya patuloy ang kanilang pagwawalang ya. Oh, sa kaban ng bayan. Oh. Uy, naku. Saan mo ba pinagdadala yung mga yung pork barrel mo? Eh, hindi ka naman kasama yata dun sa ano eh. Sa PDAP scam eh. Oh. Mukhang hindi ko ha? Mukhang hindi ko nakita yung pangalan mo ron eh. Oh. Ha? Oh, eh kaya na, habang yun ay tayo mo. Oh, meron ka pang budget eh. Oh, pasimulan mo na yun. Groundbreaking. Ha, para sa pagtatayo. Itatayo mong mega prison na magiging kulungan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ha? Lahatin na natin. Para ha? Makamit natin, malinis natin, masibak natin itong mga mandarambong ha? Na hanggang ngayon ay nagpapasasa. Ha? Sa pera ng taong bayan. Yun. Ay, nako talaga. Sus, Mario Joseph. Hindi na natigil. Puro kawalang yaan. Hmm. Ha? Eh, ang gaganda ng mga... Ha? Dapat doon yung pa pinagsisimulan yan. Hmm. Naging congressman ka. Naging senador ka. Bueno. Naku po. Ngayong kumakandidato kang presidente, doon mo. Gawin mo. Ha? Huwag ka muna mamigay ng pera. Gastusin mo muna sa pagtatayo ng kulungan. Ha? Manny Pacquiao. Ay, naku. Sigurado yan. No. At saka, yung mawawala lang. Ha? Mawawala ang mga squatter dahil bibigyan mo ng mga pabahay. Naku, wala yun. Eh, hindi mauubos yan. Eh, ano na yan eh. Sakit na ng mga ano eh. Meron yung mga ginagawang negosyo yan. Kala mo, mga pulubi. So, sila yung mag-i-squat doon sa mga lupa-lupa na bakante. So, sila makikinabang. Marami mapagsamantala eh. Oh, di ba? Kaya kita mo doon sa mga squatter na yan, kumpleto. Mga naka-aircon pa yung mga hinayupak na yan. Pero, squatter. Sus Mariose po. Eh, dahil yung kuryente, eh, ninanakaw. Di ba? Hmm. Kaya wala silang patumangga sa paggamit ng kuryente. Oh. Ah, pero nasa squatter ang mga damuho. Alas 7:53. Nako. Ha? Nasaan ba tayo kanina? Yung simbang gabi. Generally peaceful. Sabi po ng NCRPO. Ha? Eh, sana magtuloy-tuloy. Ha? Eh, wag lang yan ang tutukan ng ating kapulisan. Yung pong kaliwat-kanan na patayan ngayon nangyayari sa atin. Matagal ko na sinasabi. Ha? Pairali na ang gun ban! Ha? Oh, hindi yung... Nako...
Paigtingin ang kampanya laban sa mga illegal na armas, mga barin. Dapat yung mga yung mga guns na yan, ng mga warlord, noon nyo pa, sinalakay ang mga yan eh. Daming hard killers. Walang ginawa ko, hindi pumatay. Dahil sa, yun ang sinasabi ko, puporma lang kayo pag oras na, para masabing may ginagawa kayong aksyon laban sa mga krimen na yan. Puro mga ningas kugon eh. Ningas kugon lang eh. Tapos lalamig na naman, wala na naman. Wala na naman mangyayari. Anak ng tipaklong talaga. Ayon po kay General, Major General, Vicente Danao Jr., walang naitalang untoward incident ang mga district directors sa kani-kanilang mga nasasakupan. Sinabi ni Danao na mahigpit ang kanyang bilid na magpatrolya at paalalahanan ng publiko mula sa pag-alis ng bahay. Inikayat din nila ang mga magsisimba na iwasan na muna ang pagsusuot ng mga alahas na siyang tinatarget ng mga kawatan. Yan. Kailangan ding maging alerto ang publiko sa kanilang mga dinaraanan at nakakasalamuha. Yan dapat naman eh. Sa lahat ng oras, maging alerto tayo. Segundo. Sa lahat ng oras, yun. Para maiwas tayo sa anumang kapahamakan. Ganun lang naman yan, kasimple. Parang itong COVID na ito. Sundin lang natin yung mga tagubilin, mga health protocol ng mga health authorities natin. Malalayo tayo. Hindi naman, malalayo tayo sa kapamakan. Hindi naman gugustuhin ng mga otoridad na isalaksak tayo dyan sa pandemya ngayon, sa COVID na yan. Ganun yan. Kaya lahat ng paraan ginagawa nila para maprotektahan ang bawat mamamayan. Okay? Ganun po yan. Disyembre 17, Biyernes, ewan natin. Kung ngayon simbang gabi pa rin, meron pa. Tsaka araw ngayon ng Biyernes, simbang kaya po. Okay? Alas 7:58 na po. Medyo magpapaalam na ako. Sana may awa ang Panginoon muli tayo magkasama-sama sa darating na Lunes. Yan. Dahil bukas po, araw ng Sabado at araw ng Linggo, wala po tayong palatuntunan o programa. Magbabalik po tayo sa Himpapawid sa araw po ng Lunes. Sa lahat ng aking mga taga-subaybay around the globe, maraming salamat po. Pansamantalang nagpapaalam ang inyong laging lingkod mula noon hanggang ngayon.
Sumabit pa ito. Ha? Mula noon hanggang ngayon. Okay. Sammy Ganaban Gabot po. Okay? Ha? So, until next week, ha? Muli po tayong magtalastasan. Okay? Sa garap na ikawalo, ay, ikawalo na pala eh. Ang tabayanan po, ang ating kasamang si Ben Paipon sa kanyang palatuntunang Your Honor, Please. Ha? Ha? Nasusunod na sa ating programa. Inyong natunghayan at napakinggan ang kaibigan ng lahat pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang tumpak na oras, alas 8 na po ng gabi. Ha? Kaya andyan na po ang tabayanan, ang kasama nating Ben Paipon sa kanyang palatuntunang Your Honor, Please. Bye-bye!